Hello mga bata! Ako ay may isang kwento tungkol sa isang batang katulad ninyo. Pero bago yan, may tatanong muna ako sa inyo. Naranasan niyo na bang tumulong sa isang bata o ibang bata? O naranasan niyo na bang magbigay sa ibang batang katulad ninyo? Yan, sa ating kwento ay mayroong isang bata. Isang bata na katulad mo. Noong unang panahon, naglakad si Jesus kasama ang kanyang mga disipulo at pumunta sila sa isang bundok. At habang nakaupo sila sa bundok na iyon, tumayo si Jesus at natanaw niya ang paparating na napakaraming tao. At dahil doon, inisip ni Jesus ang kapakanan ng mga taong paparating. At tinanong niya ang kanyang disipulo na si Felipe. At sabi niya, "Sa tingin mo ba ay kaya natin pakainin ng mga taong ito?" At sumagot si Felipe na kahit na po sa 200 salaping pilak ay hindi natin sila kayang pakainin o mabusog man lang sa ating bibilihin na mga tinapay. At dahil sa tanong na yan, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin kahit sinabi ni Felipe na hindi nila kayang pakainin ang mga tao kahit sa pakiramdam ni Felipe ay wala na silang pwedeng gawin. Pero hindi nasiraan ng loob si Jesus sa sinabi ni Felipe. Habang nandoon sila, nagkukwentuhan at habang nagsasalita si Jesus sa maraming tao, isa sa kanyang disipulo ay naglakad-lakad, nagtingin-tingin sa mga taong naroon at pagkatapos ay mayroon siyang nakitang isang batang katulad mo. At pagkatapos ay, "Jesus!" sabi niyang ganyan. At pagkatapos mayroon pong isang bata dito na may dalang pagkain. Mayroon po siyang dalang tinapay, 5 tinapay at 2 isda at sinabi ni Jesus, "Dalhin mo siya dito," sabi niyang ganon. At pagkatapos ay tinulungan ni Andres yung bata at lumapit sila kay Jesus. At pagkatapos, ginawa ng bata ay binigay yung kanyang pagkain sa harapan ni Jesus. At ang ginawa ni Jesus ay, siya ay nagpasalamat sa Panginoon dahil dun sa mga pagkain dinala ng bata. At pagkatapos nun ay sinabi ni Jesus na paupuin mo ang lahat ng mga tao at pinakain nila lahat ng taong naroon na may bilang na 5,000 tao at higit pa. At silang lahat ay nabusog doon sa pagkaing ibinigay ng bata na pinagpasalamat ni Jesus. At pagkatapos, nung busog na sila at tapos na silang kumain, sinabi ni Jesus na, "Iponin ninyo lahat ng pagkain natira." At hindi natin naakalain ang dami-dami pa palang natira. Nakaipon pa sila ng 12 basket na puno pa nila yung basket na yon. Nakita nyo ba mga bata kung ano yung ginawa nung batang nasa kwento? Siya ay nagbigay. Ibinigay niya yung pagkain na meron siya. Pwede niyang sabihin na, "Hindi po, sa akin lang po ang pagkain na ito dahil binigay po ito ng aking nanay at sinabi niya na ito ang aking kakainin kapag ako ay nagutom." Pero binigay ng bata yung pagkain para makakain ang ibang mga tao. Nakita nyo ba yung ginawa ni Jesus mga bata? Kahit na mayroon lang siyang 5 tinapay at 2 isda, ginamit yun ni Jesus para pakainin ang napakaraming tao. Ganun din sa buhay natin. Kahit kaunti lang ang meron tayo, pwedeng gamitin yun ni Jesus para pagpalain ang ibang mga bata.
para pagpalain ang maraming tao. Hindi mahalaga kung mayroon tayong marami or sobra-sobra pa. Ang mahalaga ay gusto nating tumulong or meron tayong desire sa ating puso na makatulong sa ibang mga bata or ibang mga tao. At alam nyo ba na ginawa ng bata ay nagbigay siya. Pwede kang magbigay kahit kaunti lang ang meron ka. At dahil doon, pinagpala niya ang maraming tao. Ayun, isa ka palang pagpapala na gagamitin ni Jesus. Isang pagpapala ang iyong buhay sa ibang tao. Kaya, kapag nakikita mo or nararamdaman mo na gusto mong tumulong sa ibang bata or gusto mong tumulong sa ibang tao, yun ay gawin mo ng may tuwa sa iyong puso. Sapagkat, iyon ay gagamitin instrumento ni Jesus upang maging pagpapala sa ibang tao. At nakita niyo ba yung ginawa nung bata? Hindi siya nagdamot. At kapag nagbibigay pala tayo ng may tuwa sa ating puso, ay natutuwa din si Jesus sa ating buhay. At nakita niyo ba na ang ginawa ni Jesus pagdating ng pagkain sa harapan niya, siya ay nagpasalamat sa Panginoon. Bakit? Dahil alam ni Jesus na ang lahat ng bagay na pagpapala sa kanya ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya lahat ng meron ka ay nanggagaling yan sa Panginoon. At kapag may natatanggap tayo ng mga bagay or kahit na ano na natatanggap natin, marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay at sa kanya nanggagaling ang lahat ng mayroon tayo sa ating buhay. Lagi mong tatandaan, bata, na ikaw ay gagamitin ng Panginoon upang maging pagpapala sa ibang mga batang nakakasama mo or nakakalaro mo dahil ikaw ay isang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, Amen.